Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Alberto Vargas, ng Tesla, maintenance. Hey, tatanong lang ako tungkol kay Sir Joy na pinakapogi. tungkol pala ito dito sa tester. Ang tatanong ko sa kanya, sa dami kong tinanungan, wala pa nakakasagot maliban sa kanya kung masasagot din niya. Ngayon, itong tester, ang may tatanong sa kanya itong null. Ito, null. Tatanong natin ngayon kung paano ginagamit yung null sa analog multi-tester. Yun. Okay. So ngayon, bago natin i-demo sa ating mga magamit, i-demo ko muna kung ano to. No? Yung plus minus 5. Ibig sabihin nito, maximum lang niya is 5 volts. No? 5 volts. Dito naman sa kabila, yung plus minus, tapos 25. Ibig sabihin, ang kaya lang natin dapat is 25 volts. No? 25 volts. So, kaya meron tayong ditong battery. Ito yung sa plus minus na 25. Ito naman yung plus minus sa 5. No? So, ito. Ilalagay ko na. Siyempre, i-ano natin yung selector knob. Dito muna. Yan. Dito. Sa plus minus yung 5. Kung napapansin nyo, naka-zero na. No? Naka-zero na. Gitnang gitna. Yung zero na yon. Ngayon, dahil plus 5 lang, plus minus 5, pwede natin yan dito. Dito, tingnan nyo ha. Yan. Tapos, dito. Yan. Yan. Kita? Ayaw ha. Yan. Yan. Yun. Diba? Nagkaroon ng reading. So, ang reading natin yan is 1.3 volts DC. Siyempre, DC kasi yun nga, di ba, DC. Hanggang sa DC pa rin yan, no? DC. So, DC. So, yan yung 1.5. Tingnan nyo, ito yung negative ko, ito yung positive. Tingnan natin kung anong mangyari kapag binaliktad ko. Ha? Kunyari, burado na yung ano, oh, kita mo, pabaliktad ang ano, palo. So, ibig sabihin, pwede rin to malaman kung nasan ang polarity ng isang battery, lalong-lalo na kapag hindi nyo na alam ito kung nasan ang positive at negative. So, dito, plus minus 5, maximum 5 volts lang, DC. Ngayon, ililipat naman natin ang selector knob dito naman sa plus minus 25 naman. So, clockwise pa rin. Balik lang natin. Dito natin ilalagay. Yan. So, kailangan naka-zero siya doon. Naka-zero. No? So, ang iti-test naman natin, itong battery. Ganon din. Unahin muna natin yung positive at negative. So, dito. Yan. Ito yung positive. Ito yung negative. Ayun. Ang reading ay 10 volts na lang. DC pa rin. 10 volts. Tingnan nyo ang mangyari kapag babalikta rin ko itong polarity. Babaliktad naman siya. Yan. Yan. Diba? Tingnan nyo ito. Pabaliktad. Negative naman siya. Yan. Negative 10 volts naman. Kasi baliktad yung polarity natin dito. So, ganun ang paggamit ng ating DCB null. Now you know na. So, at least natuldukan na yung tanong na million-million. No? Sa Tagalog version, kasi may lumabas na video nito na English. May mahirapan tayo. So, I hope marami kayong natutunan sa ating paggamit ng ating analog multi-tester. Paalala lang po, this is for educational purposes. Hindi ko po inaano yung ating unit na Sanwa.
ginagamit lang po natin itong video for educational purposes. Maraming salamat! Huwag kalimutan i-like po ating page at mag-subscribe. Well, ayun na, nasagot namin si Ripoll ang kanyang tinuturo tungkol dito sa null. Sana lagi niyong subaybayan ang video na ito. Lalo na, i-follow at subscribe nyo si Sir Choi. Yun lang at maraming salamat. Abuhay! Sir Rich! Bati raw! Okay.